Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Shyna at gumagawa ako ng mga cover songs at vlogs na related sa music dito sa aking YouTube. Pero sa video nga na to guys is, hindi na naman ako mag-upload ng isang song cover or vlog na related sa aking mga recording equipment. So parang nakaraan na sabi ko na rin to at ibang vlog na naman to, no? Pero itong content na to ay isi-share ko sa inyo dahil medyo related siya sa mga ginagawa nating klase ng video. Dahil nga maraming nag-worry kung eligible ba sila na magkaroon ng ganito sa kanilang mga YouTube channel. At ayun na nga, sa video na to ay pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-earn ng revenue sa pinakabagong YouTube Shorts. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel at napadpad ka lang dito sa aking channel dahil nagsesearch-search ka o nagbabrowse, maaari mong ilike tong video na to at isubscribe na rin ang aking channel para updated ka sa mga ganitong klaseng topic. Sa mga nakaraang in-upload ko guys is in-explain ko nga po sa inyo kung paano nga magkaroon ng revenue dun sa ating mga cover songs na may mga copyright claim or dun sa mga naka-revenue sharings na cover songs. At ayun nga, na-explain ko na maaari nga mag-earn pa din ng revenue yung mga cover songs natin na merong copyright claim. So alam niyo naman na parang last year lang ata nagkaroon itong pinakabagong YouTube Shorts, kung saan nga is pwede kang mag-upload dito sa ating YouTube ng mga 15 seconds to 1 minute na video at ayun ay nakakategorize as YouTube Shorts. At ito nga pinakabagong opportunity na ibinigay sa atin ng YouTube is maaari nang ma-monetize yung ating mga YouTube Shorts video. Yun ang good news guys, at itong policy na to is nagsimula na siya since February 1, 2023. Kung ang channel mo ay monetized na, maaari ka nang makinabang dito sa ating bagong policy ng YouTube Shorts monetization. Pero kung ang channel mo ay hindi pa monetized, maaari kang maging eligible sa YouTube Shorts monetization kapag na-achieve mo yung 1,000 subscribers at 10 million public views in the last 90 days. At pwede rin naman na meron kang 1,000 subscribers or 4,000 watch hours for the last 12 months, which is yun yung pinaka-basic na requirements noon pa para ma-monetize yung ating mga YouTube channel. Para ma-accept kayo dito sa ating YouTube Shorts monetization is kailangan meron kayong 1,000 subscribers and 10 million views sa inyong YouTube Shorts for the last 90 days. Or meron kayong 4,000 watch hours for the last 12 months. Either of the two option, kapag na-achieve niya yan is maaari nang ma-monetize yung inyong mga YouTube channel at maaari nyo na ding i-take advantage itong YouTube Shorts. Sa ating mga monetized dyan na YouTube channel na hindi pa ina-accept itong pinakabagong monetization policy ng YouTube Shorts is pumunta lamang po kayo sa inyong creator studio at lalabas dun guys yung parang announcement na kailangan nyo i-accept yung bagong terms and condition ng YouTube Shorts. So, i-click nyo lang yung link na yan, tapos, ayun na guys, accepted na kayo sa YouTube Shorts monetization. So, i-click, kung hindi nyo pa na-accept yan, pumunta lang kayo sa inyong creator studio or sa email nyo para i-accept po yung ating pinakabagong YouTube Shorts monetization policy. So, ano-ano nga ba guys yung mga eligible na video para sa ating mga YouTube Shorts? Bukod sa ito ay 15 seconds to 59 seconds or near to 1 minute video, ano-ano nga ba yung mga accepted dito sa ating YouTube Shorts? So, ayun nga, yung pinaka-basic guys kailangan is sinusundan nyo yung ating YouTube channel monetization policies. Yun nga yung mga hindi ka nag-upload ng mga reuse content, yung mga content na kinuha mo sa ibang creator, at yung mga content nga na dapat is advertiser friendly. So alam nyo naman yan, yung mga hindi advertiser friendly, ano ba yun? Yun yung may mga violence, adult content, shocking, tapos yung mga drug related, firearms, sensitive videos. So alam nyo na yan guys, no? Yun yung mga
hindi siya friendly videos, na hindi siya applicable for all types of people. Yan yung mga dapat na iniiwasan yung i-upload sa inyong mga YouTube Shorts video. Kasi maaring hindi ma-monetize yung mga i-upload yung shorts kapag ganyan ay yung mga content. At ayun nga, yung mga content na i-upload natin sa YouTube Shorts is dapat pina-follow yung advertiser-friendly content guidelines ng ating YouTube. Syempre, hindi lahat ng mga YouTube Shorts is eligible siya sa monetization. Merong mga shorts na hindi siya mag-earn ng revenue dahil nga hindi niya fina-follow yung mga policies ng YouTube. Katulad na lamang nung non-original shorts o yung kinuha mo lang sa clip, sa movie, or sa TV. And then, re-uploading na mga content ng ibang creator. Ayan, hindi po yan po pwede, guys. And also, hindi rin tira-recognize ng YouTube yung mga artificial or fake views na nag-gather dun sa mga YouTube Shorts video. Papunta pa lang tayo sa exciting part ng video na to. Paano nga ba namo-monetize yung ating mga YouTube Shorts? At take note, dun sa mga nag-aalala dyan, YouTube Shorts na merong music. Alam nyo naman, guys, na napakahalagang elemento ng music sa pag-monetize ng ating mga video, dahil nga sa mga music na ating ginagamit, maaaring ma-monetize o hindi ma-monetize ang ating mga video. Kaya dapat alam natin itong policy na to para hindi masayang yung mga ina-upload nating content dito sa YouTube. So, eto ang tanong, ha? Maraming nagtatanong nito. Pwede bang mag-earn ng revenue dun sa mga YouTube Shorts na merong music? Which is, yung music is copyrighted music. Ngayon pa lang, guys, isasagutin ko na kayo ng yes! Mamomonetize pa rin yung mga YouTube Shorts na gumagamit ng mga music na may copyright content. Medyo complicated yung paraan ni YouTube para mamonetize yung mga shorts natin, dahil meron tayong tinatawag dito na creator pool. Pagsasama-samahin ni YouTube lahat ng mga total views ng isang ng buong YouTube Shorts sa isang bansa sa loob ng 1 month, at doon paghahati-hatian ni YouTube yung revenue mula dun sa creator pool. Medyo complicated siya, guys, kung ating pag-aaralan one by one, pero ang ma-assure ko sa inyo dito is yung mga YouTube Shorts na merong copyrighted music is eligible pa rin siya sa revenue sharing, or eligible siya for monetization. Sa article nga ni YouTube about YouTube Shorts monetization, meron nga siyang 4 steps kung paano nga namo-monetize yung ating mga YouTube Shorts, or kung paano nga tayo mag-earn ng revenue dito. So, una daw is pull shorts feed ad revenue. So, yung una, guys, sa ginagawa niya is yung revenue mula dun sa ads is pagsasama-samahin ni YouTube. So, i-compute niya yun in total, guys. Pagsasama-samahin niya yun ng buo. Kaya doon magkakaroon, guys, ng pull shorts feed ad revenue. Pagsasama-samahin lahat ng total views doon sa ads na nag-run doon sa videos sa loob ng isang buwan. For example, sa isang bansa. Tapos doon niya kukunin yung mga percent na i-distribute doon sa mga creators na nag-ambag para magkaroon ng kita yung video. At yung pangalawang step, guys, is calculate the creator pool. So, sinasabi nga, dito nagkakaroon ng percent na, guys. Hinahati na ni YouTube yung mga revenue dun sa video na may music at dun sa walang music. At ilan yung total views na naiambag mo doon sa total or kabuuan ng views ng YouTube Shorts na in-upload sa isang buwan. Magulo yung sinasabi ko, guys, no? Naintindihan nyo ba? Comment nyo lang sa comment section kung medyo naguguluhan kayo. At mag-upload po ako ng separate video about dyan. Eto na, guys, yung inaabangan yung part. So, sinasabi ni YouTube dito, nagbibigay siya ng assurance na kung yung creator na nag-upload ng shorts na walang music o hindi siya gumamit ng music, lahat ng revenue na associated dun sa views is mapupunta dun sa creator pool. Kung ang creator naman is nag-upload ng short with music, gumamit siya ng copyright music,
doon lang magkakaroon ng isi-split ni YouTube yung revenue. So magiging parang 50-50% yung hatian. And then yung third na steps nga daw is allocate the creator pool. So ayun nga guys, is ipagpaparty-partyhin na ni YouTube kung ilan yung views na inambag mo doon sa kabuuan ng creator pool. For example, 5% ng eligible shorts views is galing sa'yo. So, ibig sabihin, 5% ng revenue is mapupunta sa'yo mula doon sa creator pool. Pang-apat is apply revenue share. So, dito na nga magkakaroon ng hatian or parte na yung nakuha mo, na-allocate mo na part, guys, doon sa creator pool is 45% lang yung makukuha mo. Ayan yung picture na pinapakita ni YouTube kung paano nga namomonetize yung ating mga YouTube shorts. Ayan, medyo complicated siya tignan. Pero kung papanoorin niyo yung video na inilabas ni YouTube, maaaring baka mas maintindihan nyo. So, kung ikaw guys ay nasa YouTube partnership program or monetize na yung YouTube channel, makikita nyo na agad sa creator studio nyo. So, pupunta tayo sa creator studio nyo. Yan, sa ating mga cellphone. Nakita nyo na agad sa creator studio nyo kung ilan yung mga kinikita nyo sa mga YouTube shorts ng inyong channel. So, syempre yun nga guys, pupunta lang kayo sa analytics. Ayan, sa analytics ng channel nyo. Tapos pupunta lang kayo sa revenue. Ayan, pupunta lang kayo guys sa revenue. And then, dito makikita nyo video performance, short performance, live performance. So, ayan guys, makikita nyo sa aking short performance, zero. Ayan guys, zero pa lang siya dahil hindi pa ako nagda-dive into YouTube Shorts. Nag-experiment pa lang ako dito sa YouTube Shorts na to. Pero, tinatry ko guys kung magkano nga ba talaga yung kinikita dito sa YouTube Shorts na to. Baka sa mga susunod na videos ko is puro short na lang yung i-upload ko para malaman ko syempre kung magkano nga ba yung kinikita sa YouTube Shorts at yun naman yung i-share ko sa next na i-upload kong video. And then i-share ko lang guys, no, sabi nila mahirap daw i-achieve yung 10 million views for the last 90 days. Siguro mabilis lang siya kung araw-araw kang mag-upload ng video at araw-araw mong i-share. Para sa akin, i-share ko lang itong YouTube channel nga ng anak ko. Ayan, ang pangalan ng kanyang YouTube channel ay Sayna Snow. Sa description po yung link sa YouTube channel ni Sayna, ng aking baby. At makikita nyo nga dyan guys, nag-start pa lang akong gumawa netong YouTube channel niya last August 15, 2022. At makikita nyo yung views, medyo umaabot siya ng 1,000 guys. Kaya parang nag-interested talaga ako na mag-upload ng mga YouTube shorts dahil nakita ko parang mas mataas yung views niya compared dun sa mga long videos. So ngayon guys, meron pa lang siyang 68 subscribers. So i-subscribe niyo po ang YouTube channel ng aking anak, Sayna Snow. And sa ngayon, meron siyang total ng 20,000 views. So pinagsama-sama na yan guys, na views from YouTube Shorts and long form video. Kita nyo nga dyan guys, meron siyang 2.4k views sa isang shorts. Lahat yan mga 15 seconds lang. Kaya I think kung araw-araw kang mag-upload ng YouTube Shorts is maabot mo talaga yung 10 million views for the last 90 days. So kasi guys, hindi ako araw-araw nag-upload dito. Kaya hindi ko naaabot yung 10 million views. Pero try natin, baka sa mga susunod na araw is magsipag ako mag-upload ng YouTube Shorts. Ayun lamang guys for today's video. Kung meron kayong mga tanong, i-comment nyo lang po sa ating comment section. Pero ngayon guys, bibigyan ko na kayo ng assurance na yung mga YouTube Shorts natin na may mga copyrighted music is maaari pa rin siyang ma-monetize. Kung gusto niyo pong basahin yung buong YouTube Shorts monetization policy, nasa description din po yung link sa article na yan. And then also, nasa description din yung video na galing kay YouTube para mas maintindihan niyo po kung paano gumagana yung YouTube Shorts monetization. And then yun lamang po, kung may suggestion pa kayo ng ibang video, i-comment nyo lang po sa comment section. And see you on my next video. Bye-bye!